Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, naghahanap ka ba ng malaking kita sa investing? Alam nyo ba na first quarter alone ng 2023, kumita ako ng mahigit 40% sa isa sa aking stock position? Just 2 months lang, isishare ko sa inyo anong stock ito at paano ko nahagip. Of course, share the blessing, kaya ko sinasabi ito, no? Stay tuned! Welcome back! Okay, paano kumita si Kuya John ng mahigit 40% in just 2 months sa stock market this first quarter of 2023? Ayan, at dahil nasa channel kayo ni Kuya John, wala pong suspense dito. Diretso agad, reveal na. Sino ba yan? Ginebra San Miguel. Ayan, GSMI. Ayan, ang entry price ko, pumasok ako around January. Nakapasok ako ng mga 107, no? Ganyan yung price point na nahagip ko yan. And nag-exit ako around March, no? Sa mga 2 months, nag-exit ako ng price na 158. Ayun, no? Ganda! Wow! Ayan, so magkano ang profits ko, guys? Magkano ang profits ko? Ayan, so entry, actually namuhunan ako dito ng 20,000, no? 107 entry price, exit price 158. Ang profits ko, 41 pesos per share, no? Okay. Tumataginting na 47%. Of course, hindi umabot ng 47 yan kasi may mga fees, may taxes po yan. Sabihin mo na mga 44%. Ganyan, no? Ganyan po ang mathematics po yan. Alright. Ngayon ang tanong, ano ang sikreto? Paano ko nahagip ang stock na to? I-reveal ko. Walang suspense. Kuya John Investing yata to. Ayan. Ang secret ko ay... Chamba! Swerte lang, good luck. Ayun ang sikreto, kaya nahagip ko to, no? Swerte. Guys, huwag po kayo magpapaniwala na malaki ang kinikita sa stock market. Ayan, lalo-lalo na sa mga beginners po sa inyo na mag-uumpisa pa lang o iniisip ninyo gusto nyo po mag-umpisa, no? Ayan, yung GSMI ko po, totoong kumita ako dyan ng 40+%. Pero isang stock lang po ito sa portfolio ko. Pero yung buong portfolio ko, hindi pa po ganong kasaya. Hindi po siya masyadong happy pa. Yun, no? At bakit ko po ginawa ang video na to? Actually, yung mga matatagal na sa inyong nanonood sa akin, alam nyo na kung saan patungo to, eh. Kasi may mga tao po sa inyo, kino-consider ninyo na pumasok sa stock market, iniisip ninyo, easy money po ito. Kaya ako po ginawa yung video na to. Nabuburyong na po ako sa concept po na to. Nabubwisit na po ako. Ang dami nagpapakalat ng misinformation na madali ang pera sa stock market. Nako po! Ayan, ang katotohanan po, you will probably lose money, mawawalan ka ng pera, mas malaki ang chance. Kaya ako po kayo kinlikbait. Kung isa sana sa inyo o dalawa lang na viewers, no, ang masagip ko na hindi kayo mawalan ng pera, worth it na po ang video po na ito, no. Ayan, kasi ito ang nangyari sa akin. So totoo lang, pumasok ako ng stock market 2013. 5 years ako nag-i-invest, no? I made zero. Wala akong kinita. Ayan. And zero is a loss. Kasi kung yung pera ko sana, 100,000 yata yung pinasok ko. Kung nilagay ko na lang sana yun sa banko, kahit na 1% lang, may kinita pa sana ako. O may pinaglagyan akong iba. Nilagay ko na lang sana sa NPI. Kumita pa sana si Kalbo. Diba? Ayun. And ito po, no? Ako, swerte pa ako. Zero. Swerte pa po yan. Madami po kong kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay, dear friends, na nawalan ng pagka-rami-raming pera. Panoorin ninyo po si Sir Vince Rapisura. Real talk po na tao po yun. Makatotohanan po na tao po yun. Tingnan nyo, wala pong hype yun, no? Makikita nyo sa kanya pag nagkwento siya, ang dami talaga nawawalan ng pera sa stock market. Totoo po yan. Ayun, no? Kasi ang ginawa ko po, and most probably yung marami po sa inyo, no,
na naghahanap ng quick rich, no? Gusto niyo yumaman agad, no? Big gain agad. At katulad ng ginawa ko, nag-umpisa ako ng hula analysis, hula-hula investing. Ay, ganun, no? Ano pa? Chismis investing. Kung saan-saang forum ka pupunta, kung saan-saang Facebook group ka pupunta, naghahanap ka ng tips. Chismis investing, no? Sumasakay ka. Doon sa mga graphs-graphs ng mga tao, hindi mo naman naiintindihan bakit nila pinasok, bakit nila sinabi maganda. Galing na po ako dyan, kaya po wala akong kinita. At sino pa po? Marami, mga kaibigan ko nga lang, chismis investing. Mga inalok sila ng mga kaibigan nilang broker, mag-invest ka dito pre, maganda dito pre. Ayan, oh, itong stock na to, ayun, mga broker. Ng mga kaibigan nila, inaya sila, nawalan ng pera. Nawalan, chismis po, no? And guys, no, I only started making money nung in-educate ko yung sarili ko sa fundamental analysis. Actually, nag-umpisa yata ako niyan 2017, no? Nung nag-umpisa po ako na mag-aral. Nag-aral muna ako. Dito po actually ako nag-start, no? Sa mga taong curious, no? Dito sa podcast po na ito, no? Na The Investor's Podcast. Ayan. Kaya lang US setting po ito, no? And then, after this, nakikinig ako dito. Maraming book recommendation. Binasa ko lahat ng books. Everything I could find out about Warren Buffett, Peter Lynch, yung mga legendary investor, no? Sila Templeton, ayan, Joel Greenblatt. Inaral natin yan. Tsaka pa lang ako nagkaroon ng income sa stocks. Ayan, no? Pero hindi po astronomical levels. Wala po nakakagawa ng 30-40% per year. Let alone 2 months. Wala pong ganun. Realistically ito, alam ng mga kaibigan natin, no, mga viewers natin, no, mga 6-12% lang po ang kinikita talaga dito every year, no. Ayan yung mga kaibigan po natin ngayon na nag-i-stock po ngayon, no, mga tumatambay sa ating channel. Thank you so much sa inyong support. Alam ko, no, tingnan ninyo, mga 6-12% lang po yan. 12% on a good year, no, or kung medyo magaling po tayo. And then pag medyo tagilid, ayan, medyo sumisipa tayo ng 6, ganyan lang po yan. Realistically, hindi po kayo yayaman dito. Kung gusto po ninyo yumaman agad, mag-business po kayo. Unlimited po kasi yan doon, no? Ayun, no? Again, kikita ka lang ng 6-12% kung you are putting the work. Kung pinagtatrabahuhan mo, hindi ka nang huhula, hindi ka umaasa sa chismis, tsaka ka pa lang kikita ng 6-12%, nag-aaral ka, pinagtatrabahuhan mo yung knowledge mo, no? Nagpo-fundamental analysis ka. Ayun, no? If not, mawawalan ka ng pera, guys. Mawawalan ka ng pera. Ayun po, no? So, disclaimer lang po, guys, no? Sa mga regular viewers, sorry kung inulit ko na naman to. Nabubwisit na po kasi talaga ako, no? Ayoko pong may mga newbies na naloloko sa stock market. Kaya nag-clickbait na po tayo. Kasi kailangan po talaga malaman ng mga tao, no? Hindi po ito, ano eh, walang magic sa stock market, no? You always have to do your homework. Ayan, disclaimer po. Always research, always study. Yan lang po ang message ni Kalbo sa episode na to. Please subscribe, like, share, hit the notification bell. Mag-comment lang po kayo. At binabati ko kayo lagi ng happy investing, guys. Bye-bye!